Day guys, today punta tayo sa Banawe kasi itong ating ilaw dito madilim. Yun no. So gusto ko siyang palitan ng LED lights. So tingnan natin kung magkano yung aabutin. Kasi pagka sa garahe ka na madilim, hindi mo makita yung mga dials dito saka kung ano yung mga pipindutin. Hassle, di ba? So, tara, samahan nyo kami. Pagpunta tayo sa Banawe, para magpakabit nung dome light, ano? So, in the course of our travel, so, titingnan natin ang iba-ibang features nitong Montero. So, mag-iiba-iba tayo ng topic, depende kung ano yung applicable as we go along. So, ride with me, ride with Levi. So, at the same time, the drive tayo para ma-testing kung ano ba talaga ang ride ng Montero. Sa ngayon kasi I have only 381 kilometers na tatatakbo kasi hindi ko ito nagagamit dahil nga sa lockdown, hindi naman umaalis ng bahay, so nakagarahe lang. So ngayon titingnan natin. We are riding on the 20s 285 50 by 20, at yung ride niya is of course, may konting tagtag, pero acceptable naman siya actually. Hindi siya ganun katagtag. Maganda kasi yun, suspension ng Montero. So, yung hatak niya hindi rin nagbago eh. Maganda rin. Subukan natin yung navigation. Punta ka sa team car. Team car sa Banawe. So yun, so yung observation niya, itong navigation, so siguro hindi lahat niya nadidetect ng exactly, no? So mas maganda pa rin gamitin yung Waze. Pero kung wala ko namang Waze, pwede mo itong gamitin. So ang technique is yung malalapit lang na vicinity ang ilagay mo dun sa navigation para makita. Kasi yung team car, malapit natin sa may McDonald's eh. Kaya yung McDonald's ang nilagay ko. So, tingnan natin yung navigation. So, magto-turn left tayo. So, naka-indicate din yan dun sa information display. So, pag tinignan mo yung information display, yun oh, naka-left din siya. Yan. Alright. Tingnan natin yung auto hold oh. Press the auto hold. So, naka-auto hold siya no. Ayun. So, pag ni-press mo yung accelerator, nawawala yung auto hold function. Asan? Ayun. Yung auto hold, pagka pin-press mo, mag-green siya. So, makita mo nag-green. Dito na tayo sa EDSA. So, ito, uneven yung surfaces dito. So medyo ramdam mo yung alo, pero tolerable siya. Hindi siya yung talagang patagtag, no? So kaya niyang labanan yung... So magmamanual tayo, no? So yan, ngayon nasa 35 kph tayo. Nasa 4th gear siya. And then as nagda-downshift siya, nagiging nasa third, pa nagpreno ka, no? Automatic siya, nagda-downshift, ano? Bumababa. Ngayon, pagka nag-full stop ka, babalik ulit siya sa automatic. Isa pa para sa na-observe ko dito sa Montero, compared dun sa Terra, mas mataas yung hood niya. Yung Terra kasi, mas mababa yung hood kaysa sa Montero. So, magkaiba yung seating position niya. Pero yung gilid ng hood ng ng Terra, naka-bulge siya. Ito medyo straight, oh, tingnan ninyo, oh, medyo straight siya. So madali mo siyang tantyahin. Yung sa Terra, pero nakalitaw yung dalawang tabi, nakaangat eh. Kaminsan mahirap yung tantyahin yung harapan. Okay. Pakita tayo ng Santolan flyover. So, matetesting natin yung hill start assist kung gumagana. Kaso, nagdire-diretso kami eh. Sayang. Ayan, biglang umulan. So, tingnan natin yung water bathing quality ng puso coat.
mukhang effective ako talagang nag-water beach yan, no? Kita nyo yung bilog-bilog na tubig sa hood. Yan yung water beading. Okay, nasa Quezon Avenue na kami. So, malapit na kami dito sa Manawe, no? Dahil lang kami ng underpass. Inabot lang kami ng ulan. Okay, nakaliko na tayo dito sa Manawe from Quezon Avenue. Papunta na tayo doon sa team car. Yung team car is nasa kanto ng P. Florentino at saka Manawe. So, ito na yon. Nasa kanto, makikita mo yung sign ng team car. Hanap tayo ng parking. Yun, may available na parking. Pasok tayo doon para makapagpakabit tayo ng bulb. Alright, sige. Pasok. Now, check natin yung water beading. Ito, makita natin dito sa hood, may mga droplets na nagbuo-buo, no? Hindi siya kumakapit yung tubig. So, nag-drop siya. So, maganda yung ano, yung performance ng Puso Coat Sealant na ini-apply ko. Okay siya. Ganda. Hey, ito nga pala si Willie, yung ating reliable na installer dito sa team car. So, pag may kailangan kayo, hanapin nyo lang si Willie. So, ang available na LED, yung 16 pieces, saka yung 8 pieces. So, mamimili tayo dyan kung ano yung okay. Ito yung itsura niya, no? So, meron siyang parang adapter na gagamitin mo kung ano yung nakalagay doon sa sasakyan mo, ano yung pupwede. So, yan yung LED bulb. So, tinesting ni Willie yung LED. Ito yung 16, masyadong maliwanag. So, palagay ko, hindi siya maganda. So, okay, let's check kung ano yung nasa loob na bulb. So, tinatanggal ngayon ni Willie yung takip. Makita kung ano yung nasa loob. So, ano pala siya? Parang peanut bulb na yellowish ang kulay. So, papalitan natin ito para maging kulay siya na puti. Tatlo nga pala siya. Meron siya din sa gitna. So, yun sa dalawang tabi. Saka merong isa sa gitna. Bali, tatlo lahat siya. Yung kinatanggal ni Willie yung sa gitna na bulb. Okay, tuloy-tuloy na tinatanggal yung bulb. Medyo nahirapan si Willie na sungkitin yung bulb, ano. So, kailangan matyaga ka rin. Yun, nakuha na niya. So, okay. May Philips. 400 yung. Mas maliwanag yung Philips na yan. Yung Philips, magkano? 800. Eh, kaya naman pala mahal. Opo. Pero yung Osram. Pero yung Osram is a good brand, eh. Philips din. So, ito yung pwede nating ipalit. Yung Osram T10. At saka yung Philips. Yung Philips, mas doble yung presyo niya. Ito yung itsura nung Osram na pwede nating ipalit. Ito naman yung stock na bulb na nakakabit. Ito nga pala ang Osram is 0.5 watts yung rating. Okay, so tingnan natin. So dun sa right, kabit natin yung Philips na peanut bulb. Yan ang itsura niya. And then dun sa kaliwa, tanggalin mo na yung stock and then palitan natin yung Osram na T10 and tingnan natin kung anong pagkakaiba dito sa Philips. Okay. So, yan o. Oh. Hindi rin masyadong malaki yung pagkakaiba. Although, mas malinaw ng konti yung ano, yung Philips sa right side. Hindi ganun kalaking difference. Pero ang price nila, magkaiba. 800 yung Philips, 400 yung sa Osram. So, double yung price. So, lagyan natin ng ano, nung takip para makita natin yung difference nila pag meron ng pinaka-diffuser. Again, sa kaliwa yung Osram and sa kanan yung sa Philips. So, kailangan nating makita yung itsura niya pag nakakabit na itong pinaka-diffuser niya para makapamili tayo kung ano yung ating ikakabit.
So, yan. So, nung sa kanan yung Philips, sa kaliwa yung Osram. So, we chose this Osram na kakabit natin kasi mas mura siya and hindi rin malayo naman doon sa Philips ang liwanag niya. Kaya, okay siya. Tinest din natin itong 16 na LED kung pupwede. Masyado siyang maliwanag, so nakakasilaw. So, balak ko doon siya ilagay sa bandang likod. Kasi pag dito sa harap, mukhang very glaring siya. Hindi siya maganda. So, doon ko na lang siya ilalagay sa third row. Dun, kasi doon sa third row, kailangan mo ng mas malakas na ilaw. Okay. So, habang kinukuha yung stock na bulb, ikutan muna natin itong team car. So, as I said, nasa kanto siya ng Pip Florentino, saka yung Banawe. So, madali lang siyang mahanap. Makita mo siya sa Waze. So, ito yung itsura ng loob ng team car. So, kumpleto sila sa mga car accessories. Mabait ang may-ari niya, si Kerwin. Kilala ko yan since our Trailblazer days. Okay, so ikutan muna natin yung unit. Yan, medyo tumigil na yung ulan. So, kita niyo yung kintab nandun pa rin. Kasi meron siyang puso coat sealant. So, madali ma-disperse yung water. So, malinis pa rin siyang tingnan. Hindi basta kumakapit yung dumi. So, yan o. Oh. Ganda na ng forma, no? Bagay na bagay yung mugs niya. So, masyado lang maitim yung tint. So, bala kong palitan yung tint in the future. Para mas lalong mas maganda yung dating. Bala kong palitan siya nung clear na may shade ng blue. So, let's see sa my other vlog pag na pakabit ko na siya. So, ito na si Willie. So, ikakabit na niya yung napili natin na bulb ng Osram. Ito yung peanut bulb. So, bali, tatlo yung bulb sa harap. Meron isa sa gitna, saka dun sa dalawang tabi. O, yan. Pag nakabit na, makita mo yung difference. Kanina yung kulay madilaw na stock, ngayon is maputi na siya. So, tamang-tama lang yung liwanag, hindi siya nakakasilaw. Eksakto lang. So, sige. Tuloy-tuloy tayo. Tingnan natin kung ano yung final look. Okay, punta tayo sa second row. Dun sa second row, meron naman siyang dalawang ilaw na papalitan. So, yun yung stock medyo yellowish. So, papalitan natin ang dalawang peanut bulb. So, same procedure din. Katapos mong masungkit yung cover, saka mo papalitan ng bago natin na bulb. Tapos, ibabalikuli natin yung takip. So, ang kalalabasan niyan, katulad din nung sa harap, maputi din siya. And then, tama-tama lang yung ilaw niya. Ayun, OIS na. Test natin ng konti. At okay na okay. So, yan. And then, punta naman tayo dun sa third row. Yung sa third row, ipapalit natin itong LED na may mga 16 na lights, no? Kasi kailangan mo ng mas malaki. O, mas malinaw dun sa likod. Kasi sa gabi, pag may hinahanap kang gamit, okay na yung mas malakas yung ilaw. So, yan yung mga adapter. Depende dun sa sasakyan na kakabitan mo para may kabit mo yung 16 lights ng LED. So, yun. So, tinest ni Willie muna kung okay siya. So, may ilaw naman. Yun, maliwanag. In fact, sobrang liwanag niya. So, kailangan siyang takpan ng diffuser. So, sa likod nga pala niyan, meron siyang double adhesive tape. So, yun ang ipoposisyon mo doon sa itaas para okay siya. So, isesentro lang natin yung LED light para mas maganda. Pag okay na yung posisyon, ipipress na natin para kumapit yung double adhesive tape. And then, tetestingin natin. Yan, umilaw na. Malakas. Okay. So,
ibabalikan natin yung diffuser. Okay, that's the final view. Ah, ito nga pala si ate. Kaway-kaway muna dyan, ha? Ito yung nag-a-assist sa atin na mabait na assistant ni Kerwin sa kanyang shop. So, pauwi na kami. Nakapagpakabit kami ng LED lights dito sa Banawe. Sama ko yung ano ko. Okay, recap tayo. So, ang nagastos ko lahat is 1,600. Kasi meron tayong 3 sets nung Osram na 400 pesos ang isa. Ang laman nun is 2 per pack. Tatlong pack yon. So, kaya 6 yung laman niya. So, tapos yung isa naman, 400 yung LED na 16 yung bulb, no? So, lumalabas na 4 na 400 pesos. Kaya 1,600 pesos. Okay, nakarating na tayo dito sa bahay. So, tinest natin yung ano, ilaw. So, pinindot yung sa right, then yung sa left, and then yung sa center. Yan, complete na yung package. So, white na siya. Ito na yung effect niya. Mas maliwanag na siya. At mas maganda na yung lighting sa loob. So, okay naman ang resulta. Ito naman yung itsura niya. Sa likod, yun yung 16 lights na LED. So, as I said, pinakabit ko yun sa likod para talagang maliwanag sa likod. Kasi pagkagabi, pag may mga gamit kang kukuhanin, mas maganda yung maliwanag yun sa likod. So, yan ang, ano, ang resulta. So, sana nakatulong ako sa inyo. Kahit konti sa na makapagbigay ng idea kung paano magpalit ng cabin lights, kasi nga yung original natin na cabin lights is yellowish, so medyo madilim siya. So yan ang actual result. So sige, so if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. So, see you again in my next vlog. Bye!